So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news spinners ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon po sa mga kwanggol ng mga bloggers, makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Summer Session, sa katakalan, makababayan, ang kalang mga paninira ay magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga bayan, and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before to mag-start, mga kababayan, well, syempre, as usual, i-check muna natin kung sino rin nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila po yung tinatawag natin na mga keyboard warriors, mga kababayan. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Robel Ferrer Official, Mersiang 85 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Shane Sibal, Mersiang 79 ng mga comments. Mariam Midasiplon, Mersiang 59 ng mga comments. Amy Joaquin, Mersiang 45 ng mga comments. And Eduardo Cartera, Mersiang 42 lahat ng mga comments. Again, sa kasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung mga nakapasok po sa ating top 5 commenters. Thank you so much! At syempre, pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. And also, doon rin po sa mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. And also, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Leah Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fee Escalante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Edsel Ray Shan. Nabigay sa atin ng 10 Hong Kong Dollar. Thank you so much. And also, thank you so much kay Orlando Domingo. Nabigay rin po sa atin ng 5 US Dollar. Thank you so much. Well, siya nga pala. Meron pong mensahe po si Edsel Ray Shan. Sabi niya, salamat Sir Ivan sa pag-shoutout sa lahat ng Pinklawan at Dilawan. At lalong-lalo na, sa prayers natin. Thank you so much. So, anyway, siya nga pala, doon po sa mga nabibigay sa atin ng super thanks, pwede nyo rin pong lagyan po ng mensahe ang inyong mga super thanks. Okay? And also, i-greet rin po natin ng happy birthday si Jomar and Bibi Carla. Greetings car from Isalita Sarmiento. Nandiyan rin po kasama natin ngayong araw si Pastor Armando Alipio ng TWGC True Worshippers of God Church ng Antipolo City. Hi to Ralis Carlinga. Nandiyan rin po si Emmy Mapalad from Hong Kong. Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Nandiyan rin po si Sir Leonardo Saliero. Mai Dan from Australia. Nandiyan rin po si Wilma Malabanan, Rose Guevara, Romana Manuel. Hi to Joby Montero, Nonay Florin Hills from Mandawi City, Cebu, and hi to Elizabeth Habihan. Okay, so kumusta ang lahat, makababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping na sana okay ang lahat ngayong, makababayan. Very energetic tayo at saka good vibes po ang ating aura ngayong umaga. At syempre, doon rin po sa mga kababayan natin pong mga haters sa Ivan, I love you all. I'm still standing. Of course, kasi nga makababayan po, lagi lang tinitira po araw-araw si Sir Ivan, kahit na yung mga tiran la dito ay ano, below the belt, makababayan, below na the belt na. But don't worry, nandito pa rin po si Sir Ivan, at saka ipaglaban natin po at protektahan natin po si PBM at ang Marcos Administration. Kasi sila pong ating ano, sila pong ating pag-asa, makababayan, para po uunlad ang bansang Pilipinas. At siyempre si Sir Ivan po, naniwala tayo dito sa kakayahan ng ating mga leader, sa kakayahan rin po ni PBM, makababayan. So anyways, isa po sa tipong usapan ng araw, kasi nga kagabi
I think some of you, nakita niyo rin po mga kabayan, na I think mga 11 o'clock yata sa gabi yun, na nagkaroon dito ng press conference si PRRD mga kabayan. Yes, nagkaroon siya ng press conference. Saka doon po, inilahad niya lahat at umamin na siya na meron pong nangyayari na kung saan niyo mga kabayan, nagulahan ako kay FPRRD. Totoo lang na kung saan ang kanyang statement doon, parang combination po dito ni Rocky at saka ni Sel Panilo mga kabayan. Kombinasyon, sabi niya wala dang ganun po na gentleman's agreement, pero merong agreement mga kabayan. Nagulahan ako eh. Parang feeling ko dito at saka intindi ko dito mga kabayan. Kasi nga doon po sa kanyang mga sinabi, confirm niya na ang gusto po dito ng taga-China na hindi po magdadala yung mga resupply mission ang Pilipinas doon po sa BRP Sierra Madre na mga materials mga kabayan, yung pang-ayos po sa barko. So confirm na confirm yun. Totoo pong sinabi po ni Rocky mga kabayan. Pero ayaw tanggapin dito at ayaw niyang i-confirm dito na yun po ay gentleman's agreement. Pero alam niyo ba ang nasa isip mga kabayan? I think lang ha, ang China dito ang nabigay po kaagad ng parang kasunduan mga kabayan. Parang gusto na ito ang masusunod natin dito at hindi na pwede po mareklamo ang Pilipinas. Parang ganun, parang sila ito nabigay po ng listahan na ito ang hindi dapat, ito ang hindi dapat, at saka ang teritoryo na yan parang inaangkin lang mga kabayan. So doon po sa statement po ni FPRRD, kumpirmado na meron talagang pinag-agawan dyan mga kabayan, kasi nga diba nakaroon dito ng oil exploration, diba? At saka kinonfirm mo yan ng taga-China. So yan kumpirmado mga kabayan na yan po ang pinag-agawan dyan po sa West Philippine Sea, kasi nga ang oil. Alam mo natin, at saka nakita na po natin po sa mga balita, mga documentaries po from China and also sa Pilipinas, na meron talaga pong marami po na oil dyan po sa West Philippine Sea, mga kabayan. Kapag magiging atin niya, mga kabayan, well, yan po ay isa po sa solusyon para po bababa po ang presyo po ng langis dyan sa Pilipinas, mga kabayan. Pero yan po ay pilit po inaangkin ng taga-China. At alin niya ba? Meron pong sinabi doon si FPRRD na talagang nagulat si Sir Ivan. Mamaya papakita natin yan. And also, alam niyo ba, napansin niyo ba na ito pong mga DDS, ito pong mga medyo mga tanga-tanga mga kabayan, na kapag sila po'y maging dihado dito at meron pong malaking isyo, dyan sila magsasalita kapag wala po si PWM. Napansin ba natin, 'di ba? Itong si FPRRD na ilang araw siya or weeks or month ba na nahimik magkabayan, or hindi talaga siya nagsalita dito for how many months tungkol ito po sa issue ng West Philippine Sea, kahit na nakainitin magkabayan, 'di ba? Hindi siya nagsalita. Pero nang lumipad na po si PBM doon po sa Amerika para po sa trilateral meeting po, kasama po doon ang Amerika, ang bansang Japan, saka ng iba pa magkabayan, doon na po nagkaroon dito ng press conference si FPRRD at saka ng salita makabayan. Yan kasi ang gawain po na meron talang ginagawa ito ng mga kabulustagan makabayan. Yung mga backstabbing na style, ganun po ang ginagawa nila. Pero alam niyo ba, meron pong nasabi dito, ito pong si Senator Amy Marcos, tungkol po sa West Philippine Sea makabayan, na parang sinisisi niya dito, ito pong kampo po ng mga Duterte makabayan. At bakit ko yan nasabi? Ipapakita natin yan mamaya. And also, pag-uusapan rin po natin, ito pong pag-iyak ni Jason sa makabayan, kasi nga, ulitin ko lang po dito, hindi nila matanggap na ganun po ang survey na ipinakita po at inilabas po ng Okta Research tungkol doon sa mga Duterte daw ay lagapak po ang kailang survey makabayan. Na kung saan, ang sumuporta ngayon sa mga Marcos ay marami versus doon sa mga Duterte makabayan, at ayaw nilang matanggap po yan. Kaya nga kitang-kita ko doon makabayan sa interview niya doon sa SMNI, talagang bumagsak ang mukha dito ni Jason Sa. At saka mas lalo siyang parang naggrabe dito ang kanyang sakit makabayan. Yes, talagang super stress, talagang stress. Asa pa ho doon sa ang kanilang amo, ang kanilang poon po na si Kibuloy. Siyempre, meron siyang mga warrant of arrest at saka pinaghanap na dito ng ating kapulisan, ng ating NBI. Ito pong si Kibuloy, mas lalo pong na-stress itong si Jason Sa, kasi nga paano lang po ang kanyang 1 million per month makabayan. So grabe ang stress ngayon ni Jason Sa, at parang lumala po ang kanyang sakit makabayan, at lalong-lalo na umiiyak sila makabayan kung bakit daw hindi po pinansin na mga mainstream media ito pong pinag-iingay po itong ni Inhital makabayan. Dito ko dito sa inakasahan nila si PBM na gumagamit daw ng pulboron, at saka ito rin pong paglabas daw ng ebidensya
ni Maharlika dito po sa isang PDEA na documents, makaabayan. At saka tinitulan nga nila ng PDEA leaks daw. Ba, nalungkot sila, they feel sad at very sad, at saka nagkakasakit na talaga, bakit hindi daw ito sinakyan ng mga mainstream media, makaabayan. Nabayaran na daw. O baka, baka daw binusalan, makaabayan. At saka alam niyo po, nakatawa kasi dito. Bakit sila nagkaganyan, makaabayan? Bakit si Ivan? Kasi nga, mas lalo silang nalugmok dito, bumagsak sila dito, kasi nga, dito po sa nangyari, sa kanilang plano po na mag-rally doon sa Davao, makaabayan. Diba alam mo natin, that is April 14, makaabayan. Diba meron kasi silang plano dito na rally doon po sa Davao, yung hakbang ng maisog na pornada, makaabayan. Na pornada, kasi nga, yung gobernur na nag-aproba po sa kanilang permit para po magkaroon dito ng ng rally, makaabayan, yung pagmumura-rally, abay suspendido. Na-suspended. Ang sabi nila, palang ginsuppress na daw dito ng gobyerno natin ang kanilang kalayaan daw magsalita, makaabayan. Ito kasi mga gunggong nito, ito po mga DDS, umataki kaagad kay PBM. Umataki kaagad sa Marcos admin, isamantalang hindi nila inalam dito na may kaso po yung gobyerno ng makaabayan. Versus doon sa kapwa niya mamabatas, nandun po sa Davao, makaabayan. Yes, may nalabas nga na statement dito. Meron siyang live po na statement, makaabayan. Sinabi niya talaga, yung pong governor yun, kailang Bisaya kasi. Pero yun po ang kanyang statement doon na kung saan nagkasuhan sila, may problema na itong dalawang mamabatas doon po sa Davao City. Kaya nag-decide po dito ang governor natin na isuspended muna, makaabayan. Pero yung kaso na yan, hanggang ngayon, nag-start o yan sa 2022 pa, makaabayan. Panahon pa o yan ni Digong, nagka-problema na yung governor na yon. Tapos ngayon na isisisi kay PBM, makaabayan, manggunggong talaga eh. Pero sa akin, they deserve it. Na isuspended po ang kanilang pagmumura-rally kasi walang pong kwenta talaga, makaabayan. The same pa rin ho yan. Kung ano pong nakikita natin po doon sa mga previous nila ng mga rally sa Davao, doon po sa Cebu City, sa Liwasang Bonifacio, yan pa rin po ang mangyayari dyan po sa Davao, makaabayan. Ang mag-engage pa sila dito, mag-encourage sila dito ng mga tao para po mag-aaklas, makaabayan, at gusto nilang ipapa-impeach po si PBM. So para sa akin, okay lang ho yan. Buti nga sa kanila, suspended po ang kanilang permit para po makapag-rally, makaabayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before ito mag-start, makaabayan, well, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating pong mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin na rito, makaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How do you do, makaabayan? Lalong-lalo na, maraming salamat sa Unity supporters! And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, sa ating mga supporters on si Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome rin po natin ang ating pong mga new subscribers, mga bagong pasok Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so siyempre, i-welcome rin po natin natin pong mga kababayan pong mga viewers, mga pinklawan, or yung mga dilawan. So welcome po dito sa ating channel. And also, makaabayan, kung yung favor lang po, doon po sa ating mga viewers na hindi pa nakapagsubscribe sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV, please do subscribe, makaabayan. Malaking tulong ho yan, okay? And also, doon rin po sa ating mga bagong viewers, mga bagong pasok dito, eh sana panoorin po natin ng konti ang ating pong mga advertisement, makaabayan. Okay, so anyways, una po sa ating pag-uusapan, makaabayan, well, before tayo pumunta doon sa mga medyo kamaritasan po ng ibang mga kwanggol na mga vlogger, makaabayan, well, dito muna tayo po sa sa good news. Na kung saan, so marami pong maibibigay po na trabaho yung pagpunta po doon ni PBM sa trilateral meeting po, trilateral meeting summit doon po sa Amerika, makaabayan. Kasi nga ito po ay makaka-encourage, makapag-ingan nyo po or makakuha dito
na mga investment at saka ang kanilang projection, makabayan, is 100 billion pesos po ang makakuha dito ni PBM. So malaking tulong ho yan, makabayan. So for more details, let's watch this. Ibiyansa ang isang eksperto na maraming trabaho at oportunidad ang mabubuksan para sa mga Pilipino mula sa isasagawang trilateral summit na Pilipinas, Amerika at Japan. Yan ang ulat ni Melanes Moras. Mas matibay na samahan at mas marami pang oportunidad. Yan ang inaasahan ni House Speaker Martin Romualdez na ibubunga ng makasaysayang trilateral summit sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Japanese Prime Minister Fumio Kishida at US President Joe Biden sa Washington, D.C. sa Amerika. Ayon kay Romualdez, na bahagi ng delegasyon ng Pilipinas doon, patunay lang ang anyay significant milestone na ito sa mahalagang papel ng Pilipinas sa pagtataguyod ng kaayusan, seguridad at economic development sa Indo-Pacific region. Kabilang sa mga inaasahang pagtutunan ng pansin sa naturang pulong, ang mga isyung may kaugnayan sa defense, maritime security, trade and investment at climate change. Pagtitiyak ni Romualdez, buong suporta ng Kamara kay Pangulong Marcos sa kanyang pagkikilahok sa mahalagang pagtitipo na ito at handa silang bumuo ng mga bagong panukalang batas na makatutulong sa pagtupad ng mga kasunduang mabubuo sa pagpupulong. Ang iba pang mambabatas, positibo rin ang pananaw hinggil sa trilateral summit. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales, makatutulong ito sa pagharap ng Pilipinas sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sang-ayon din dyan si House Majority Leader Manix Dalipe na naniniwalang mahalaga ang freedom of navigation hindi lang sa pagpapanatili ng seguridad kundi maging sa usaping pangkalakalan. Sa isang panayam naman sa bagong Pilipinas ngayon, iginiit ng political analyst na si Professor Renato De Castro na bukod sa pagpapalakas ng ating national at economic security, isa sa pinakamainam na maidudulot ng trilateral summit ay ang pagbubukas ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Hindi lang ho ordinaryong trabaho, kundi talagang quality job, no? Kasi kasama rin ho dyan, hindi lang ho sa trabaho, yung pagtetrain ho ng ating mga mamamayan para maka-actively participate ho tayo sa tinatawag natin digital economy and of course yung production ng high-end semiconductor chips. So malaking bagay ho yan sa ating ekonomiya. Hindi ho na ho tayo magpapadala ng mga Pilipino para magtrabaho abroad dahil nandito na ho ang trabaho. Kahit naman mag-eeleksyon na sa Amerika sa Nobyembre, kumbiyansa ang eksperto na hindi ito makakaapekto sa mga maikakasang kasunduan sa pulong kahit sino man ang maupong leader ng Estados Unidos. Sa Amerika, mayroon silang tinatawag na bipartisan consensus. No, lalo na sa aspeto ng American foreign policy ho dito sa Indo-Pacific. Kumbaga, ang consensus ho nila, dapat natin tulungan yung mga bansa sa Indo-Pacific region na of course hinaharap po ang pananakop at panggigipito ng China. So pagsalarangan ho niyan, I'm confident na meron hong continuity when it comes to issues like this po. Pagtitiyak ng administrasyon bawat hakbang na kanilang ginagawa para rin sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Ramdam na ng sektor ng paggawa ang bunga ng pagsisikap ng gobyerno sa paglikha ng mas maraming trabaho. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, dumami ang mga Pilipinong nagkatrabaho o negosyo nitong Pebrero. Yan ang ulat ni Su Jin Kim. Isa si Beverly sa mga Pilipinong nabiyayaan ng trabaho ngayong taon. Wala pang tatlong buwan mula nang makapasok siya bilang marketer. Siyempre masaya kasi kahit papano nasasuportahan natin yung pangangailangan ng pamilya. At dahil may anak at mga kapatid siyang sinusustentuhan, mahalaga ang bawat sentimo ng sahod ni Beverly. Pagkakasyahin ko yung 15 days, nagkakasya naman siya kahit papano. Para kay Rosemary naman, tila nasa kanya na ang lahat. Anya, mas maigi ng maraming pinagkakakitaan kahit nakakapagod. Gumagawa ko ng tax, mga online tax, tapos naggagawa ng resibo, nagtitinda rin ako, pati sibuyas, tinitinda ko, kahit na gumagawa ko ng mga siomay, mga luya, ganun. O yun, tapos nagbe-printing pa rin ako ng resibo. Ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho o negosyo nitong Pebrero 2024. Pumalo sa 96.5% ang employment rate sa bansa o katumbas ng 48.95 million na mga Pilipino. Samantala, ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo ay nasa 1.8 million, halos 700,000 mas mababa kaysa noong 2023.
Bukod dyan, nasa 6.08 million ang naitalang underemployed noong Pebrero. Ang 12.4% na antas nito ay higit na mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Ibig sabihin, nasa mahigit 200,000 katao ang hindi na underemployed. Nagkaroon din ng pagbabago sa kabuuang oras na nilalaan sa trabaho o ang mean hours ng mga manggagawa. Mas maiksi na ang kinakailangan sa trabaho. Dumami yung ating workers. Normally, pag mataas yung ating employment, yun ang kadalasan na nangyayari. Kung susuriin naman ang gulang ng karagdagang mga manggagawa, karamihan ay nasa edad na 15 hanggang 24 na taong gulang. Di matatawaran ang naging kontribusyon ng sektor ng construction sa pagtaas ng antas ng employment. Lalo na itong mga panahon na to kasi siyempre naghahabol tayo dun sa bagong magtag-ulan. Ano? So these activities, investment in the public work sector actually would contribute employment, particularly dito sa construction. Kaya si Tatay Artemio na halos 4 na dekada nang nasa industriya ng construction, witness sa pagdami ng mga proyekto at pagtaas ng bilang ng mga manggagawa sa sektor. Maraming building na ginagawa rin sa Quezon City. Dagdag din ni Undersecretary Dennis Mapa, nakatulong ang timing ng muling pagbubukas ng klase sa kolehiyo. Anya, sumisigla ang lagay ng retail trade sa mga ganitong panahon. Ang tanong, makaabayan, napansin ba ito ng mga haters ng mga anti-Marcos? Tanong lang po. Hey, 'di ba? Bulag sila sa kanyan, makaabayan eh. Ayun lang kasi ano, atanggapin na meron pong mga magagandang nangyayari po sa bansa natin. Kasi ang gusto na ipapakita po sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, walang nagawa po ang Marcos administration. Pero hindi naman kasi yan mapigilan. Bakit? Ang mamamayang Pilipino, nakikita nila yan unti-unti na gumaganda po dito ang ating ekonomiya, marami pong nagkakaroon dito ng trabaho, mga buildings, dahil po yan sa mga investment po na nakuha po ng ating Pangulong si PBM. Diba? So sana po dito po sa ating mga anti-Marcos, well, tutulong din po sila dito po sa pag-disseminate po ng informations na meron pong mga ganda pong nangyayari sa bansa natin. Okay, so wag puro mga kabitiran. But of course, I appreciate it na nandito po kayo sa ating channel. At least nalaman ninyo ang mga magandang nangyayari. Okay, so makaabahan ko, i-forward rin po natin. Kasi nga, ito pong yung gagamitin po na system para po sa darating na 2025 election sa mga OFW, makaabayan, nalalaban natin yan. Di ba magkaroon dito ng online voting? So ang COMELEC kahapon, meron po silang posible na maging gagamitin po para po sa sistema sa online voting po this coming 2025 po na election, makaabayan. Kasi nga kahapon, meron pong pinaka lowest bidder. So ang lowest bidder, makaabayan, yung kumpanya po na SQL or System. Pwede po ang kasama doon yung SMS Global Company. So para po makilala natin, let's watch this. Tuloy-tuloy ang pagpili ng COMELEC ng sistema na gagamitin sa online voting ng overseas Filipinos sa 2025 elections. Ngayong araw, ipinresenta ng isang bidder ang security features ng kanilang sistema. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Inilatag ngayong araw ng SMS Global Technologies Incorporated at Sequentech ang sistemang posibleng ipagamit sa overseas Filipino workers para sa online voting sa 2025 elections. Bilang lowest bidder, bahagi ito ng post-qualification test ng Commission on Elections. Sa proseso, sa isang web portal boboto ang mga OFW. Pero para makaboto, kailangan munang gumawa ng account at may verification at authentication para makapasok sa portal. Parang bumoboto rin lang naman sa balota. Pero ang kaibahan, maaari nilang i-review ang kanilang boto at may QR code na pwedeng ma-scan at masigurong nabilang ang kanilang boto. Ayon sa COMELEC, masasabi nilang mataas ang level ng seguridad ng sistemang ipinresenta ng Sequent at SMS Global. Kumpiyansa rin sila dahil hindi ito ang unang beses na gagamitin ng sistema ng kumpanya para sa online voting. Yung talagang nagre-register, yung nag-i-enroll ay tao. At yung tao na yan ay registered voter. Hindi lang registered voters, registered overseas voter. So ma-authenticate na kagad natin. But other than accessibility, meron na tayong authentication. Pangalawa, ang isa sa requirement po namin dito ay yung auditability in all phases. So pwede po nating i-audit. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi magiging doble ang registration ng mga OFW sa pag-e-enroll sa web portal. Hindi rin makakapasok ang boto ng OFW kung hindi naman ito nakarehistro sa COMELEC. Hindi po ito
ginawa para lang sa COMELEC. Requirement po namin yan. Kailangan ang sistema ay tried and tested na sa ibang bansa. Tinanong natin sila saan-saan ito nagamit sa US. In fact, the US Department of Labor is using this. Yung airline, US Airlines Association, para sa election nila, ginagamit ito. Sa mga bansa na gobyerno, nagsasagawa nito, meron po sa Finland, meron sa Spain na ginagamit ito. Ang bid ng joint venture ng dalawang kumpanya, nagkakahalaga lang ng 112 million pesos. Higit na mas mababa ito kumpara sa budget ng COMELEC na 465 million pesos. Hindi pa pinal na ang Sequent at SMS Global ang makakakuha ng kontrata. Pero target ng COMELEC, makapili na sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Inaasahan namang dahil sa online voting, magiging 70% hanggang 80% na ang voter turnout ng overseas voting. So, sa nakikita ko dito mga kaabayan, yung kumpanya po ng SMS Global, Global Tech, at saka yung Sequel mga kaabayan, Sequel ba yun na kumpanya, I think subok na po siya. Kasi sabi po ng chairman po ng COMELEC na ginamit na po ito doon sa US, ginamit na po ito doon sa Finland at saka sa Spain mga kaabayan. So I think subok na po ito mga kaabayan. So yan po yung maganda, no? So kapag matuloy na po yung style po na eleksyon na yan, online voting na mga kaabayan, so hindi na po yan hassle sa side po ng mga OFW. Hindi na po kailangan na pumunta pa doon sa mga embassy or saan ba mga lugar na na buboto po yung OFW dito po sa ibang country mga kaabayan. Okay yan, kasi through cellphones na lang po. Hopefully, through cellphones na lang po para hindi hassle, di ba? So anyways, forward rin po tayo mga kaabayan. Kasi nga si PBM, meron po siyang inilabas dito na resolusyon na ipinagbabawal na dito na gagamit po ng wangwang at saka ng siren mga kaabayan. Pero as usual, si Senator Amy Marcos, well, meron po siyang masasabi mga kaabayan. Padre po itong si Senator Bato de la Rosa. So for more details, let's watch this. Wala po tayong sisinuhin sa pag-i-implement po at pag-i-enforce po ng PD 96, regardless kung ano po yung estado po nila sa buhay, ay i-document niyo po yan, ipadala niyo po sa amin yan, at ikaw man po ay naka-SUV na magakang SUV o ikaw ay nakasakay sa isang ordinaryong motor at isang ordinaryong kotse po, ay lahat po tayo ay dapat ay sumunod po sa batas. Pagtutulungan na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng Executive Order No. 18 at Presidential Decree 96 na nagbabawal sa paggamit ng siren, wangwang at blinkers. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, bukod sa mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group, magbabantay din at manghuhuli ang mga tauhan ng Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Base sa kautusan ng Pangulo, exempted dito ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, fire trucks, ambulansya at iba pang emergency vehicles. Ngunit hindi saklaw ng exemption ang mga pulis na wala naman sa official duty. We would like to take this opportunity to once again appeal and warn those privately owned vehicles po. You are not authorized po to use illegal blinkers and sirens po. Ang po pwede lamang pong gumamit nito under sa ating existing rules po ay yung pong mga vehicles po ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, yung mga fire departments po natin, at other emergency vehicles po that in the actual performance po ng kanilang official duties po. Mahaharap din sa karampatang parusa ang sinumang mahuhuling gumagamit ng siren, wangwang at blinkers. Sa unang paglabag, kukumpiskahin ang gadget na nakakabit sa sasakyan. Ngunit kung uulit pa, ay mahaharap na ang mga ito sa karampatang kaso dahil sa violation ng Presidential Decree 96 o ang unlawful in use of siren, blinkers at iba pa. Sa pangalawang offense po ay kakasuhan na po sila for violation po ng PD 96 na may karampatang pagkakakulong po ng 6 na buwan at penalty po. At yun din po ay magiging ground para i-cancel po o revoke po yung certificate of registration ng kanilang vehicles at pati na rin po yung lisensya po ng drivers po. Bukod sa mga motorista, hindi rin ligtas sa panghuhuli ang mga ilegal na nagbebenta nito.
Hindi lamang po tayo magbabantay sa mga kalsada at sa mga major thoroughfares. Yung ating pong visitorial power po ay gagamitin na rin po tayo. Katuwang po natin yan, yung ibang ahensya ng gobyerno para bisitahin po yung mga motor shops na nagbebenta po ng mga ganitong klaseng mga blinkers and sirens and other similar gadgets po. Para doon pa lamang po sa source ng mga illegal blinkers po na ito ay masasawatan na po natin. Bago pa maglabas ang Pangulo ng Kautusan, hindi tumitigil ang PNP-HPG sa panghuhuli. Sa katunayan, nasa 2,546 na ang kanilang nahuli mula January hanggang March 2024 dahil sa paggamit ng blinker, sirens at iba pang katulad na gadgets, habang nasa 7,931 naman ang nakumpiska ng HPG noong January hanggang December 2023. As a public official, dapat responsibility po natin to set an example to our constituents, especially when it comes to dealing with traffic. Suportado ng ilang senador ang naging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang paggamit ng wangwang at sirena ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Para kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat maging ehemplo ang mga opisyal ng gobyerno pagdating sa traffic. Huwag na po tayong dumagdag pa sa kalbaryo ng ating mga kababayan na araw-araw tinitiis ang traffic sa iba't ibang parte ng lugar ng bansa, lalo na dito sa metro area. Sang-ayon din sa kautusan si Senator JV Ejercito dahil tila nakagawian na umano ng mga opisyal ng gobyerno na gumamit ng mga sirena, blinkers at patrol escorts dahil feeling entitled at siya mismo hindi umano gumamit at gagamit ng wangwang. Para naman kay Senator Grace Poe, pantay-pantay dapat lahat sa kalsada dahil ang biyahe ng mga opisyal ng gobyerno kasing importante rin ng biyahe ng ordinaryong Pilipino. Ngunit para kay Presidential Sister Senator Aimee Marcos, dapat exempted ang mismo Pangulo rito. Ganoon din ang mga bumibisitang foreign officials sa Pilipinas. Eh kasi hindi naman kasi practical. Halimbawa, kapag merong bisita, may state guest or yung state of the nation address, grabe talaga ang traffic at marami naman nagpo-protesta. Naintindihan naman natin kung yung Pangulo ay magagamit ng wangwang patungo sa Kongreso o di kaya yung bisita na official from other countries should be given the courtesy of avoiding the traffic. Ngunit kung si Senator Ronald De La Rosa ang tatanungin, kung maaari nga, dapat mismo ang Pangulo ang hindi paggamitin ng wangwang para sumunod ang lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Mas ideal nga kung pati ang Pangulo hindi gagamit, di ba? Unahin ang Pangulo, lahat wala hindi gagamit ng wangwang. Imposible mangyari. Mm-hmm. Imposible dahil presidente, nasa protocol nila yan na kailangan talaga gumamit ng ganun. Tiwala naman ang senador na tatalima sa kautusan ang lahat ng mga opisyal at kawani ng gobyerno. Maging siya, handaan niyang sumunod sa direktiba. Yes, agad ako doon, makaabayan, na exempted dito yung presidente kasi siyempre, alam niyo presidente, makaabayan, kailangan ho yan ng ano ng protection, security. So kapag kasi na nandyan po sa mga traffic, eh baka meron gagawin po mga hindi maganda yung ibang mga tao, makaabayan, alam na ho natin yan. So dapat talaga na exempted po dito yung ano yung ating presidente sa PABM sa paggamit po ng wangwang or siren or yung blinker, makaabayan. So protocol kasi yan, normal talaga yan. At saka insert ko po dito yung ano yung balita, makaabayan, na kung saan alam nyo ba yung kaanak po ni ano ni secretary or ng secretary po ng DLJ si Abalos, makaabayan, ang kanyang kaanak nakasuhan dito. Bakit si Ivan? Kasi ang kanyang negosyo, makaabayan, kulurong pala ng mga van. Alam nyo, tingnan nyo, kaanak dito ng secretary, ano, ni Secretary Abalos. Pero ang maganda ito, makaabayan, kasi hindi niya kinilala ito or kung ano kaanak ba yan or kaano-ano yan, pinakakasuhan talaga ni DILG Secretary Abalos, makaabayan. So for more details, let's watch this. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng isang grupo na nag-ooperate ng kolorum na van sa biyaheng Laguna na pag-alamang ginagamit pa ng grupo ang pangalan ng isang opisyal ng gobyerno para makalusot. Nagbabalik si Ryan Lasigas. Hindi ka dapat hanggang manahimik. Huwag sa walang ibo. Hindi ka dapat hanggang Hindi sinanto ng MMDA at ng DILG ang palusot ng babaeng ito na nagpakilalang kamag-anak ni DILG Secretary Benhur Abalos. Ang babae kasi, tumalta yung padrino ng isang grupo na nag-ooperate ng kolorum na van na may biyaheng Laguna.
Nobyembre pa daw noong nakarang taon nang lumutang ang pangalan ng babaeng ito na di umano'y si Jazz Abalos. Pero mailap ito sa mga otoridad. Pero kanina, tila naubos na ang swerte nito. Siya kasi mismo ang nagtungo sa MMDA para sana arborin ang nahuling kolorum na van. Pero hindi umubra ang modus ng babae dahil mahigpit ang bilin ni Abalos na kahit kamag-anak kung may ginawang mali ay dapat arestuhin. Ang intention niya ay mapawalang bisa yung paghuli sa van na ginamit daw nung nagkokolorum. At binerify namin na itong taon na to, itong babaeng ito ay malayong kamag-anak o kamag-anak ng ating sekretary. Sabi ng MMDA, nagugat ang operasyon sa Cubao kanina dahil sa impormasyon na may van na illegal na nagsasakay ng mga pasahero. Nang mahuli ng MMDA, nabisto pang peke ang lisensya ng driver at binanggit na ang may-ari ng van ay kamag-anak ni Secretary Abalos. Una munang nagalok ng 1,000 piso ang driver ng van para mabsuelto. Pero hindi pinatos ng MMDA. Dito na ginamit ang pangalan ng kalihim. Umabot pa daw ng 1 oras ang hulihan dahil ayaw magpatiket ng driver. Medyo nagkaroon lang po ng pagtitret sa ating mga operatives or sa ating mga enforcers dahil hindi lang naman po yung driver ang bumaba. Meron po mga ilang mga tao na pumaligid po sa ating enforcer. Kaya ito po ay naging ano rin natin, no? Kumbaga, result, that's why nagkaroon po tayo ng isang malaking operasyon. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng 2 suspect. Falsification of public documents with conspiracy, estapa, pretending to possess influence, resistance and disobedience to local order kasi ayaw niya magpahuli. Pati light threats kasi nagtitreat si ma'am, ginagamit niya pagiging kamag-anak niya si Secretary Abalos. Todo tanggi naman siya sa ibinibintang sa kanya. Wala naman, ba't yung alam ko siya gumagawa ng kwento? Paano po daw yung, sinasabi po nila ginagamit niya po si Secretary Abalos? Hindi ko po ginamit. Sinabi niyo lang po? Wala po ako sinasabi. Eh anong reaction niyo ma'am na inaresto kayo ngayon? Wala po akong kasalanan. Nakafocus po ako sa pagpapagamot ko. Pagtitiyak ng MMDA, tuloy-tuloy ang kanilang gagawing operasyon para tuluyan ng masawata ang mga kolorum na nag-ooperate sa Metro Manila. Yan ang maganda mga kabayan at talagang dapat pong gagawin po ng mga government officials. Walang kamag-amag-anak, walang kapatid-kapatid. Kapag mayroong ginawa po itong kabalastugan, eh dapat kakasuhan mga kabayan. O diba? Parang irap eh. So at least hindi ito kinonsente po ni DILG Secretary Makabayan. Kasi kapag kukonsente niya, madadali ang kanyang pangalan Makabayan. So marami naman kasing ganyan. So totoo lang, di ba? Totoo yan Makabayan, na kapag itong tao na to, meron siyang ano, sa tingin niya na meron siyang kakilala o kamag-anak po na nagtrabaho po sa gobyerno Makabayan. Parang lumalaki yung ulo nila. Totoo naman talaga yan eh. At marami ho yan Makabayan. So dapat hindi po yan pairalin ang ganyan. Okay? So anyways, pupunta na tayo doon sa mga mainit na mga isyu mga kabayan, yung mga kamaritasan po ng mga ibang vlogger. But before that, isatumar natin, nandyan po kasama natin ngayong araw si Maxet. Hi to Carmila Sanchez from LA, California. Hi to Rosalie Descalzote. Nandyan po si Jerry Diaz, Brian Baltasar, Trexie Velia. Hi to Adoracion Basalyandicho. Nandyan po si Evangeline Rerolye, Florifigo Mapak, Imi Sarino. Hi to Jelen Kiason, Dave Gamer 101. Nandiyan po si KG2 Cervantes TV, Noel Narasida, Teresita Nasita. Hi to Melanie Esguira. Nandiyan po si Susan, si Kuan from London. And hi to Lynn Gonzalez and Vance Lee from Sydney. Okay, so mag-aabahan ko. Well, uunahin mo natin. Ito pong si Jason sa... Kasi itong si Jason sa Makaabayan, abay ayaw talagang tanggapin po yung survey na inilabas po ng Okta Research Makaabayan. Parang sinisisipan niya, bakit daw inilabas po sa True Public ang research survey po ng Okta Makaabayan. At saka idagdag rin po natin, kasi nga nagtataka daw sila at saka nalulungkot sila Makaabayan, nasasaktan sila. Sobrang stress talaga si Jason sa kung bakit daw hindi sinakyan nang kanilang kapwa po ng mga mainstream media ang panawagan daw ni Maharlika Makaabayan. So for more details, let's watch this. Survey po ng Okta Research, si President BBM ay nakakuha ng 31% sa mga sumali sa survey na sumusuporta pa rin sa kanyang administrasyon. Sa tanong kasi,
kung sinusuportahan ba ang mga Marcos at ang kanya administration, 31%, compared doon sa tanong kung sinusuportahan ba ang mga Duterte at ang kanilang mga akalyado, 20% lang po ang naging resulta doon po sa survey ng OCTA. Alam mo, hinimay ko yan eh. Mm. Hinimay ko yan, Admar, no? Ang talagang sumusuporta sa presidente, 31%. Oh, yun ang sabi ng kanilang pananaliksik. All the rest, they do not support the president. Which means 69%. Oh, 4% ang nagsabi, mismo mga Dilawan at saka mga Pulahan. Expected naman yun eh. Ganun naman yan, pumaporma talaga yung mga Dilawan at saka yung mga Pulahan, yung mga kapanalig nila Rizal Ontiveros, nila Franz Castro. Yan, yung mga anong tawag nito, mga fans ni ano ni Joe Masison at ng CPP-NP-NDF, no? 4%. Tapos 20% nilabas na, 20% yung talagang marubdob na pro Duterte, no? But remember, meron ding nagsabi na 29% ayaw nila kay Marcos. Oh. Kung ayaw nila kay Marcos, di ayaw nila kay Marcos. So pag pinagsama mo yung ayaw kay Marcos, yung pro Duterte, at saka yung ayaw na magsalita dahil busy sila sa paghahanap buhay para maharap nila yung problema, yung bigas na pagkamahal-mahal, na busy-busy yung 15%, naghahanap ng 20 pesos na per kilo na bigas, kaya ayaw na nila sumagot doon sa tanong ng OCTA-ATS. So pag sinumatotal mo yan, kung ipagmamalaki mo na 31% ang pabor sa presidente, ang 69%, hindi. Abay, may diferensya. Yung mga talagang may hawak ng communications tsaka ng image ng presidente. Kung kampante ka, natutuwa ka, ilalabas mo sa media yung ganyang storya, abay, talaga may diferensya. Pero dito sa sinasabing paggamit di umano ng illegal na droga, wala tayong narinig, though merong ilan sa mga kumbaga ebidensya na inilalabas ng mga nagbulgar. It is really unfortunate, Admar, no? Na yung mga nagpapakilalang sandigan na katotohanan, balitang walang kilikilingan, kung ano-ano pang ginagamit nilang mga anong pangalan ito, katawagan sa kanila, ay nananatiling tikom ang bibig, no? Hindi natin alam kung bakit na may mga narinig tayo na karamihan sa kanila ay tumatanggap ng pabuya kung saan man galing yan. May pumikap po na isang news agency doon sa naging mga pasabog ni Maharlika, and di pa natapos yung araw, binawi nila yung payag at humingi ng patawad sa administrasyon dahil nga nagbanggit na po na ang PDEA na hindi totoo yung mga post. Ayun lang ba kayo nakakita noon, sir, ng gano'n na media tapos binawi dahil nga nag-comment ang isang government agency, or may duda kayo na something is wrong behind? Something is very wrong. I am sad, no? Nalulungkot ako. Tapos itong PDEA naman, ganun din, no? Ako, expected ko yan dahil si Lasso, kung talagang PMA pa naman naturingan yata yan, kung talagang nirerespeto nila yung integrity, kung ano pa yung tatlong nakalagay doon sa logo ng PMA, ito'y malaking kahihiyan talaga para sa mga PMA graduate, no? Kasi... kung talaga sinusunod nila yung napag-aralan nila dyan, tsaka yung natindigan nila. Ako nga kung ako kunyari si Lasso, tapos mga kasinungaling yung nilalabas ni Maharlika, on the same day, pupunta ako dyan sa SMNI, sasabihin ko, hindi totoo yan. At kung may ebidensya si Miss Contreras na magpapatunay na totoo yan, ngayon kaagad magre-resign ako. Dapat ganoon ang mga ang mga tindig, pero ewan ko ano nang nangyayari sa mga kapit ko sa posisyon, yung mga nasa gobyerno.
Kakalungkot, no? Opo. At yan eh, kung niisip nila na anong pangalan nito, habang buhay yan, ako po. Matuto sila sa kasaysayan, ang dami nang nangyari. Walang tumatagal sa ganyan. O oh, diba, stress sa makabayan. Sobrang stress itong si Jason sa. Kasi nawala na ang kanyang 1 million per month makabayan. At bakit sila ganyan? Diba, sabi niya, he is very sad daw. Bakit daw hindi pinick up po ng Mr. Media yung pong pasabog daw ni Maharlika makabayan? Hindi daw pinick up. He is very sad. Bakit? Kasi yun po ang kanyang huling alas makabayan. Yun po ang kanyang huling baraha. Gets ba natin? Kasi nga kapag sasabihin natin dito na huling alas nila si Pipi Sara, I don't think so. Bakit? Nasira na po ang pangalan po ni Pipi Sara makabayan. Dahil po dito sa issue po ng West Philippine na puro lang comment, isamantala po ang mamayang Pilipino at marami pong mga netizens, kaya na yung mga kabataan natin, asal po doon sa mga mamabatas makabayan, nanawagan talaga sila na at saka kinundin na nila yung ginagawa po dito nakabastusan ng taga-China po dyan po sa West Philippines si makabayan. Nakita ba natin sa balita kahapon, di ba meron po ditong gumawa po ng protesta makabayan doon po mismo sa Chinese consulate. Nakita ba natin, di ba marami pong nagmotor doon makabayan, mga 1,000 yata lahat na mga kababayan natin pong mga Pilipino. At saka nagka-problema nga doon makabayan, naglagay nga doon ng kapulisan natin na mga 80 yata lahat. Kasi nga, yung mga nagprotesta doon, hindi na po mapigilan. Galit na galit po ang mga Pilipino, mga Pinoy, doon po sa taga-China makabayan. So ang sinugod nila, yung pong Chinese consulate. So I think, diba nakita ko natin yan? So dito po sa issue po ni Jason Sa, kaya nga nasabi ko dito na wala ng kwenta rito at yung kanilang sinasabi po na huling alas si Pipi Sara makabayan, wah hindi na ho talaga, ikis na si Pipi Sara dyan. Ang kanilang huling alas dito, yan po si Maharlika makabayan. Correct or I'm wrong? Diba kaya nga na talagang lungkot na lungkot sila dito kung bakit daw hindi to sinakyan po ng mga mainstream media. Meron pong sumakay, yun po ang Daily Tribune makabayan. So di ba sabi po ni MJ na ano daw nagtataka sila dito kung bakit daw tinanggal kaagad ng post po ng Daily Tribune yung pong pasabog daw ni Maharlika. Nakapagtataka daw baka mayroong nangyari dito na hindi nila alam or mayroon talang problema. Pero alam niyo po kung hindi 'yun ginawa ng Daily Tribune makabayan na nirepost nila yung pong mga picking document po ng PDEA na nilabas po ni makabayan ni Maharlika. Masisira kasi ang integridad dito ng Daily Tribune makabayan. Masisira dito ang kanilang kredibilidad. Pati po dito sa PDEA, Jason Sa, maghintay ka lang po. Darating po ang panahon talaga, mga ilang days from now, magkakaso po ang PDEA dito po kay Maharlika makabayan. Kasi kapag hindi po yan gagawin po ng PDEA, masisira po ang kanilang integridad makabayan. Kaya may plano dito po ang PDEA na kakasuhan po itong si Maharlika. So doon din po sa survey, po ng Okta Research na kung saan may problema talaga daw, sabi nila, alam nyo ng katawa si Jason Sa makabayan, di ba meron po ditong no comment po yung hindi po dito pumanig sa Marcos o sa Duterte na 49% makabayan. Pero ginassume ho yan ni Jason Sa na ayaw rin daw sa mga Marcos makabayan. Di ba yung mga pro-Duterte is only 20%. So kapag meron ditong 49% na nasa gitna lang sila makabayan, sinama po yan ni Jason Sa. Kaya nga sabi niya 69% dito ang ayaw po sa mga Marcos. Nakatawa talaga eh. Ang sabi po ng Okta Research, yung pong 49% hindi sila nag-decide. Bakit? Hindi na sila nag-comment ng makabayan kasi nakikita na dito na okay na po ang ginagawa po ng Marcos administration. So hindi lang po sila ito pumili ng makabayan. At saka doon po sa sinabi niya na kitang-kita nila dito na yung mga Pinklawan, Dilawan ay pumanig doon sa Marcos. Kasi nga nakita po ng Pinklawan na maganda po ang ginagawa po ni BBM. Kasi nga nakita po ng mga Pinklawan na okay po ang tinatahak po na daan ng Marcos administration. Maganda po ang ginagawa ngayon ni PBM makabayan. Kasi nga kung mapapansin niyo po, marami itong mga kababayan po mga Pinoy nagkaroon dito ng mga trabaho. Bakit? Kasi nga nagpasukan po yung mga investors makabayan. Pero siyempre hindi pa ganun kadami, pero kapag ma-okay na po, maambinahan na po yung ating constitution po, ang economic provision, asahan natin mas marami pa po mga investors ang papasok po sa bansang Pilipinas. Ngayon pala makaabayan, napapansin niyo po,
Ngayon pa nga lang, di ba marami na mga infrastructure, mga buildings po, kaya nga nagkaroon dito ng trabaho po ating kababayan. So kung ito pong constitution natin, maamidahan mga kababayan, asahan natin mas marami pa pong mga investors ang papasok po sa bansang Pilipinas at mas dadami pa rito ang trabaho po nating kababayan po mga Pinoy at dito po lalo pong magkaka-stress ito pong mga anti-Marcos mga kababayan kasi hindi na yan matanggap, di ba? So anyways, for the mga kababayan, kasi nga ito pong si Senator Amy Marcos, meron kasi siyang pahayag dito po sa West Philippine Sea. Sabi kasi dito ni Senator Amy Marcos, which is hindi kasi maganda pakinggan mga kababayan, sabi niya na aanhin daw ang katapangan kung walang balang panlaban. Aanhin ang katapangan kung walang balang panlaban kasi sabi niya mga kababayan na sabi niya, we cannot even ensure the integrity of our weapons and ammunition production lines. Yet, some of us are engaged in warmongering mga kababayan. Sino ba dito ang kanyang pinaringgan? Si PBM ba? Sa tingin niyo mga kababayan, si PBM ba o doon kabilang kampo? I think lang ha, para sa akin, I think hindi po si PBM mga kababayan. Kasi nga si PBM, hindi po ito nang engage ng aggression doon po sa ibang country mga kababayan. Wala po. Bakit? Kasi ang ginagawa nito ni PBM, ipinaglalaban lang po niya ang karapatan natin at ang ating pong teritoryo mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. Ipinaglalaban lang po ni PBM. Pero sino po dito ang na-engage po doon ng aggression doon po sa ibang kampo mga kababayan? I think ang mga anti-Marcos. Bakit? Lagi sila dito, narapahay po at saka nantatakot po ng taong bayan na baka daw magka-gera sa Pilipinas. Diba lagi lang sinasabi araw-araw yan, handa tayo, kaya magagigiran dito. So doon po sa mga statement na inalabas po ng mga anti-Marcos na nananakot dito ng taong bayan, maghanda na daw tayo kasi nga magagigiran dito dahil sa ginagawa po ni BBM. Which is, dyan po kasi papasok ang kaisipan po ng mga China, abay takot pala ang mga Pilipino mga kababayan. Diba? Dyan kasi papasok. So kapag hindi tayo takot, mga Pinoy, at lalo-lalo na, alam mo natin na marami itong mga ally. Nakikita naman natin yan, marami itong ally mga kababayan. So dapat hindi tayo matakot dito. Bakit? Alam niyo ba ang dahilan mga kababayan kung bakit po nagaganyan dyan sa West Philippine Sea? Diba sabi ko sa inyo, gusto kasi dito talaga pong nanakawin po ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea kasi alam nila at alam po ng taga-China na marami pong oil dyan po sa West Philippine Sea mga kababayan. Marami ho dyan. So dito po sa sinasabi po ni Senator Amy Marcos, parang hindi ko talaga gusto mga kababayan. Diba? Ayop, ang pangit naman kasi, siya po ay Pilipino. Siya po ay Pilipino, dapat suportahan niya si PBM. Siyempre, kapatid niya mga kababayan, diba? Ipapahamak ba ni PBM ang bansang Pilipinas? Diba? Tayo po ay may dugong Andres Bonifacio, atapang atao mga kababayan. So dapat tayo po manindigan dito, ipaglaban natin po ating lupa, ang ating teritoryo dyan sa Pilipinas. So yan po ang ginagawa po ni PBM. Hindi po natatakot po si PBM. At alam nyo ba, ang taga-China, do you think hindi sila takot magkagira mga kababayan? Diba? Kasi kapag hindi sila takot, kung sabihin natin hindi sila tatakot dito na pagkabagera, noon pa po yan ginawa ng mga kababayan. Kasi nga atat na atat sila na nanakawin nila ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Noon pa man, ginawa na sana po ang pagkagira dyan po sa West Philippine Sea mga kababayan, pero hindi lang ginawa. Kundi tinakot na po nila ito pong si Digong. Mamaya papakita natin yan. But before that, ipapakita ko rin po sa inyo yung opinion dito ni Mike Abe tungkol po kay Senator Amy Marcos mga kababayan. So for more details, let's watch this. Kasi si Senator Amy Marcos may sinasabi na namang kakaiba. Alam mo, sinasabi ni Marcos ngayon, Amy Marcos, ha? Aanin ang tapang kung walang bala. Wow. Sa isiho ng West Philippines. Alam niyo si Senator Amy, siya ang chairman ng Committee on Foreign Relations. Di ba dapat isa siya sa dapat may tapang bilang chairman ng committee? Pangalawa, isa rin siya at dapat nangunguna rin. Kung hindi man nangunguna, pumapangalawa na may tapang dahil Marcos siya, kapatid ng Pangulo. Pero lahat ng inaasahan nating tapang mula sa kanya, wala. Kasi ang sinasabi niya, aanin natin ang anin ba ang tapang kung walang bala. Ayan ang gusto mong palabasin, Amy. Manahimik na lang tayo mga Pilipino dahil wala tayong bala. Hayaan natin ang panghihimasok
pananakop ng China dahil wala tayong bala. Manahimik na lang tayo kahit na anong gawin ng China dahil wala tayong bala. Ganun ba, Aimee? Anong klase ka naman? Kawawa ang mga Pilipino sa iyo sa aking opinion at interpretation sa iyong mga sinasabi. Senador ng Republika, Chairman ng Committee on Foreign Relations, alam ba niyo mga kaibigan niyo committee niyan? Yan ang merong authority na manindigan magpalakas ng mga batas para sa kasarinlan ng Pilipinas at ipaglaban ang mga policy ng gobyerno sa kapakanan ng Pilipino at Pilipinas. Diba? Sila ang dapat mag-imbestiga kung merong kakulangan ang gobyerno sa pagpapalakas ng batas at pagpapatupad ng batas tungkol sa kasarinlan ng Pilipinas, tungkol sa karapatan ng Pilipino at ng bansa sa ating mga teritory, mga foreign policy at mga palisiya. Dapat nangunguna ang Committee on Foreign Relations. Pero madidig natin sa kanya ganyan, aanhin ang tapang kung wala namang bala. Eh senador ka, hindi gumawa pa ng batas na magkakaroon ng pera para may pambili ng bala kung anong mang bala ang gusto mo at sinasabi mo. Nakakadismaya ka, Aimee Marcos. Di ko alam kung ano na ang kalagayan mo. Saan ka ba nakatapak? Ha? Ikaw ba ay Marcos pa rin? Marcos ka ba talaga? O hindi na? Kaya ho, direct ako magtanong at magsalita kasi talaga ang mga sinasabi mo, kahit elementary, kahit bata, hindi maintindihan. Kung publicity ito, hindi mo ba naramdaman? Bagsak na sa rating ka. Ayaw na ng mga Pilipino ang ginagawa mo. Akala mo ba kakampihan ka ng mga Duterte at Kibuloy? Wala. Ha? Alam mo kung bakit? Ito, para maintindihan mo. Ano bang ginagawa ni Panelo? Binubuhay na ni Panelo yung sa tingin daw niya ay Duterte Robin Padilla sa 2028 election. Yun ang pangarap at sinasabi ngayon ni Panelo na malapit kay Duterte at kasama yan sa mga Duterte. Anong ibig sabihin mo? Kung meron kang pangarap, panaginip, bangungot, kung ano man ang plano mo sa 2028 election, hindi ka kasali sa mga Duterte. Baka akala mo kukunin ka nila na ikaw ay maging vice president candidate ni Sara kung sakaling tatakbo sila. Hindi, kasi lumalabas dito sa sinasabi ni Panelo, ayaw na nila sa Marcos. Ayaw na lang makapag-tie up sa mga Marcos sa darating na eleksyon. Hindi mo man nakukuha yun. Abay, pambihira naman. Nasaan yung, kala ko ba, veterana ka na sa politika? Parang hindi mo nakukuha ako. Ramdam ko at nababasa ko yung ganun sitwasyon. Itong mga ginagawa ng mga Duterte, ayaw na sa'yo. Yung sinasabi ng mga Duterte, wala nang tiwala sa Marcos. Kasama ka ron kasi Marcos ka. Kahit anong gawin mo, Marcos ka. Eh bakit? Humihiwalay ka sa Marcos, dumidikit ka sa mga Duterte, pero inilalaglag ka na ni Duterte. Kaya yung mga butanteng Pilipino at mga Pilipino, kung makikita mo yung mga survey, bagsak ka na. Tapos ngayon, ito yung paliwanag mo. Parang gusto mong palabasing aanhin ba ang tapang kung walang bala? Parang sinasabi mo, ano bang tapang na pinakikita nitong gobyernong ito under ni President Marcos na kapatid mo? Wala naman tayong bala. Bakit ganon? Sa halip na tulungan mo ang iyong kapatid, tulungan mo ang ating gobyerno, ipakita mo na may tapang din, may sakripisyo ang Committee on Foreign Relations na pinamumunuan mo as chairman, wala kaming naramdaman at nakita. Ano yon? Ano ito? Aimee? Walang personalan, issue lang ito. Manindigan ka naman para sa bayan. Kung publicity lang ginagawa mo, wala na, bagsak ka na. Ayaw na ng mga tao sa'yo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ng mga butanteng Pilipino pagdating ng 2025 election. Iilang tulog na lang yan, isang taon na lang election na. Itong month na ito, April, next April, kampanya matindi for senador. 12 senador yung kakailanganin at mga local executive. Baka mawala ka dyan. Dahil hindi makakalimutan ng mga butanteng Pilipino dito at sa abroad itong mga ginagawa mo nang dating mo. Anti-Marcos ka. Anti-Romualdez ka. Ayaw mo mong pakita at malasakit sa gobyernong ito. Mas pinagmamalasakitan mo ay yung mga Duterte na alam mo namang sila ang nagpapanggap na oposisyon na bumabanat, kaliwat kanan, personal, nagpapababa at sa kapangyarihan sa iyong pamilya, sa iyong kapatid. Di ba? Di mo ba alam yon? Alam yan ang mga Pilipino.
alam yan ng mga botante, paano yan? O, di ba? So, malaya po kayong makapag-comment react sa mga bagay na yan. Nakakapanghinayang itong ating Senado. Alam nyo, sa tagal ko na po sa broadcast business, 37 years na po ako sa broadcast business, hindi ko kinakahiya yan. Ikinararangal ko sa tagal na. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy tayo sa ating mga broadcast, sa television at sa radio at dito sa social media. Hindi ganyan ang Senado noong mga nakaraang panahon. Mataas ang quality ng mga senador. Mataas ang quality ng institusyon na Senado sa mga veterano, mga politiko. Ngayon, nahaluan niya na kung sino-sino. Bagsak ang kredibilidad. Hindi kayo parang ang iba dyan, hindi senador ng bayan. Pag senador ng bayan, walang kinakampihan. Hindi nag-aabogado sa isang sektor. Hindi nag-aabogado sa isang pamilya. Hindi nag-aabogado sa may mga kasong kriminal at pinaghahanap ng batas. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin. Di ba? Nakakahiya ang ating Senado ngayon. Pasintabi na po, hindi ko nila lahat. Alam ng tao kung sino yung kayahiyang senador. Alam ng tao kung sino yung senador na hindi pumapapil at ginagampanan ang pagiging senador ng Republika ng Pilipinas. Ginagawa nila, senador lang sila ng iilang sektor na anti-government pa. Yun ang masaklap. Sa kabila ng allowance, sweldo, expenses sa lahat ng travel dito at sa abroad, at marami pang gastusin, pera ng bayan ang ginagastos nila. Mataas na opisina ng gobyernong nasyonal ang Senado. Pero malayo sa expectation, malayo sa inaasahan ng taong bayang mag-deliver ito para sa bansa, para sa bayan. Agree na agree ko doon kay Mike Abe, mga kabayan. Di ba? Harap-harapan na po na sinabi ni Sal Panelo kung sino po ang kanilang susuportan po sa by next year, mga kabayan, or sa this coming 2028 na presidential election. Kitang-kita na ho natin yan. Pero ito pong si Senator Aimee Marcos, makakabayan, bulag pa rin eh. Diba? Parang naging ano, parang nagpakabulag talaga. Si Senator Aimee Manotok. Parang hindi Marcos eh. Marcos ba, makakabayan? Nakatawa talaga eh. So anyways, isa po natin si, nandiyan po si Yuki. Hi to Ashen. Nandiyan po si Tinkerbell. Bahin ni AJTV from South Korea. Angelita Holsinger. Nandiyan po si Lerma Sondita from California, USA. Hi to Shannon Reyes from Tinlupa. Margarita Alunar. Nandiyan po si Arturo Mina from Narbacan, Ilocosor. Hi to Maria Fumoto. Nandiyan po si Evelyn Garcia. Isa rin po natin si Roy Miranda at saka hi daw sa kanyang mga tropa na nandyan sa SPAR at sa Al Sadhan Nasim Store at saka shout out rin po kay Jomari Dondon. Hi to Jolly Pintor, Victor Santos, Jubencio Obera and hi to Angela Albina. Okay, so pagkakabahan ko ito na po. Ipapakita ko na sa inyo yung press con po ni FPRD na kung saan ang iba makakabayan talagang nawaguluhan dito. Kasi nga naging combination ito sa sinabi po ni Roque at saka ni Sal Panelo, makakabayan. Pero inamin niya na nakausap talaga sila ni Xi Jinping tungkol dyan sa ano, sa makakabayan, tungkol dyan sa West Philippine Sea. Ang kita ko dito, makakabayan, tinakot lang po itong si FPRD. Para maintindihan natin, let's watch this. Ang problema lang nito, maraming hindi naman na they are not party to any of the discussion at itong biglang gentleman's agreement with Xi Jinping. Nobody but nobody in the Philippines today, either the Supreme Court, the Presidency or Congress, can anything about territories. Hindi gawain ng presidente yan. And ang ano ko lang is even this stupid ex-Justice Carpio is arping on a gentleman's agreement of which certainly he was not there. And is beginning to expound on the consequences of the resort or whatever wrong there was committed in the agreement. Aside from the fact
of having a handshake with President Xi Jinping. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalala ko. Wala akong... There's a new word. I do not even know the ayun ang short. Ito si Carpio and the rest of the... Well, I think he's trying to be relevant. He's a retired justice. He's not so brilliant one, which he pretends to be. Nawala naman siya doon. And I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Huwag ko kayong maniwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun kagago. You know, ayaw kong magyabang. Kaya ako, bakit ako tumagal sa AB, sa Lyceum, is because after my political science course, I took up, and Lyceum could show the records. Marami akong kinuha about foreign affairs and foreign politics. Sabi ko, hindi ako nagyayabang. I studied geopolitics under Professor Pobiana. You know, ito ang nangyari. You better make it to record. Nung pumunta ako sa China, I was with Delfin Lorenzana, the DND. I was with Anyo, who was my security advisor, national security advisor. And the advisor of ni Bongbong ngayon, national security advisor. Nandoon sila lahat, Esperon, and my cabinet members, lahat sila. Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Kunin ninyo ito. Kasi harap-harapan kami sa long table para. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, you know, get savings instead of importing it from the exporting country, ako naman ag-dig, I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me, we are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be
trouble. The Philippines getting into our claimed territories to extract nagkalba kasi alam ko na hindi talaga kaya ng Pilipinas kung magkagera. Now at present, in the past or in the future, ako naman, hindi ko inaasahan na ang Amerika would go to the South China swaggering. Alam mo, sa totoo lang, kung ang Amerika talaga gusto niyang make his presence felt there in the China Sea and to show to the world na protektado as Marcos would want to picture it to be, na America will come to our aid. Why do it during a war? Anak ka na po, pumunta na sila doon to avoid the war. And if America goes into trouble with China, that is their own shit. Kasi sila kasi yung magka-rival niyan. Bakit hintayin pa ng Amerika? Why would Bongbong Marcos would now go to Amerika to continue the talks? Nagganon pa man, what has agreed upon years ago remains until today. And the popular notion is that if we go to war with China, America would hurry up, go there, and defend that. So sabihin ko sa America, if you are interested really in defending the Philippines, putang ina, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gira? Why don't you go there and give the protection that is being mouthed by... Bakit hintayin pa nila magkaroon ng patayan? Di parking na niya yung 7th fleet niya doon. This 7th fleet is in the Far East. It's a big one. It's a task force. Ilagay niya yung doon ng mga destroyer niya doon sa... Eh, wala eh. Tapos, alam mo, there is a very dangerous trend and anybody of you can notice. Bongbong America has been there for about, babalik-balik siya sa Amerika. Ang Amerikano naman, binibigyan siya ng moral booster. Sige, lumaban ka. Wala kang wag-wag. Wala kang ikatakot. So, hinot. Masi sa Amerika dito, before he left in America, he's boasting of resisting China. We do not want oppression. Of course, we are being oppressed by China. There's no doubt about it. Nobody questions that. Agreement ban the gentleman agreement para what he mentioned was hirap ka walang pwedeng construction materials that can be brought to the BRP Sierra Madre and only food and water. Yun daw ang content ng agreement. As is where is nga. Yeah, so you cannot bring in materials to repair and improve. Okay. So, wala yan. So, totoo, Mayor? Totoo yan. Na merong agreement?
No agreement. As is, where is? So, bawal ang construction materials? Well, ganun. As is, where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na ng repair yan, nakauwi na yan dito. And is it binding sa present administration? Well, if he's brave enough, kaya gusto ko sabi ko, nandyan mo kaya yung Amerika, why don't the Philippine Navy get a itong panghila at repair it? Or wag na yan. Nandiyan pa kayang Amerika. Occupy the islands and drive the Chinese away. So ito na makaabayan. Di ba klaro pong sinabi po ni ano ni FP Randy, dinanay niya na wala pong agreement. Pero as is, where is daw makaabayan? Na kung saan, yung kasunduan nila sa taga-China, or I believe ang China po dito yung nabigay dito ng rules makaabayan para po dito para po sa Pilipinas, na bawal po magdala po ng mga repair po ng mga items para doon sa BRP Sierra Madre. Pero ang gulo, no, sabi niya wala daw gentleman's agreement o walang agreement, pero as is, where is, na kung saan na bawal daw magdala ng mga pang-ayos, yung pang-repair po para po dun sa barko makabayan. Di ba ang gulo talaga eh? Hindi ba yan agreement? The same agreement pa rin yan, pero ginulo niya makabayan, di ba? So what do you think po? Any comment, suggestion, reaction po dito sa ating mga topics na ipinapakita ko sa inyo dito sa ating ngayong araw po sa ating vlog na to, feel free po to comment dyan sa baba, mga kaabayan. Nagulo talaga eh. Nagulo na ako kay Pera din, mga kaabayan eh. Alam nyo na po, magaling siya dito magmanipula po ng mga statement, mga kaabayan. Diba? Baka bukas, babalintong rin yan. So, anyways, mga kaabayan, yan po ating manakap ng mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Amang nasa langit, naway gabayan mo po kami sa lahat ng aming pang-araw-araw na mga gawain. Ilayo po kami sa masasamang tao at tulungan kaming malampasan ang lahat ng mga tukso. Nawa po'y iyong iligtas ang lahat ng aking pamilya, lalo na ang aking mga anak, upang hindi sila malayo sa iyo, kundi palaging mapalapit sa iyo. Kaawaan mo po kami. Alam ko pong nakikita mo kaming lahat. Nalalaman mong nagsusumikap kaming mamuhay ng marangal at kung minsan ay nalalayo kami sa iyo. Ganun pa man, ayaw po naming iwan ka. Wala kaming magagawa kung wala ka. O Panginoon, tulungan mo po kaming palaging mapalapit sa iyo. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat, mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.